products na ito, ito po, parang iningatan ng Panginoon. Ang price natin ngayon ay kutsara. Kutsara, joke lang. Sige, sino? Wala na? Meron. Si marami ka dito. Okay, bilis, at mahilid. Mahilid lang tayo, one hour lang tayo, please. Okay, ito. Oh, okay, ha? Bilis. Original to ha, galing US. O, ito naman natin gusto natin. Okay, so yan muna. So, sige. Tayo ay tumako. Diba na dito? Okay, so tayo ay tumako na sa simpleng story telling ating preacher. This is the pastor. Okay, oras nito. Tungkol dito sa kwento. Isang higante at isang bata. So, ang pangalan ng bata ay David. At ang higante naman ay Goliath. So, noong unang panahon, nagkaroon ng digmaan ng Israel at mga Filisteo. Ganon. Lugar po yun. Israel at Filisteo. Mga lugar po yan. Nagkaroon ng digmaan sa mga lugar na yan. So, doon po sa kalaban ng Israel, merong isang gigante. At ang pangalan niya ay Goliath nga. So, naghamon siya. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang makatalo sa akin, wow, magiging alipin kami. At ang aming bayan ay magiging alipin ninyo. Kung sino man ang makatalo sa akin at makapatay, sabi niya. Ang yabang niya kasi gigante siya. Sabi ng walong hakbang. Walong siyam na hakbang. Ganun siya kalaki. Talagang mayabang siya. Kasi champion siya. Sabi niya, champion. So, noong oras na yon, ang kapatid ni David ay nandun sa labanan. Tatlong kapatid niya. Inutusan siya ng kanyang tatay. Sabi ng kanyang tatay, ihatid mo ng pagkain ng iyong mga kapatid. At pumunta nga si David. Nakita niya ang pagkatakot ng mga taga-Israel. Kaya takot na takot sila dun sa higanting si Goliath. So, sabi ni David, papayag ba tayo na kutsain niya ang Diyos nating buhay? Sabi niya dun sa kapitan o sa hari. Hari yata. Papayag ba tayo na kutsain niya ang Diyos nating buhay? Sabi niya, ako ang lalaban. Kasi naghahamon nga si Goliath. Ako ang lalaban sa kanya. Sabi ng hari, napakabata mo pa at ang ulit mo, hindi mo kakayanin. Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos na buhay. So lumaban siya, nilabanan niya. Ay, kumuha siya ng bato, limang bato. Kasi, limang bato. Alam niya, limang bato ang kinuha niya. So, lumaban na nga sila. At tinirador niya, si Papay, kayo ko lang kasi may tinirador niya si Goliath. At tumumba si Goliath. Alam niya kung paano yung pagtumba niya? Kadalasan, pag tiraduring, pag sinulto ka o tinirador ka, ang tumba mo pa. Yan si Goliath. Siya ay hindi sa tirador, hindi David tumumba, kundi sa biyaya ng Panginoon. Sa Panginoon pa rin. Sa Panginoon pa rin yung minsan tayo, kala natin, kaya natin mag-isa. Kaya natin magtagumpay na tayo ng mag-isa. Kala natin, kaya natin maging mataas na tao, matagumpay na tao sa ating sarili. Pero di natin alam ang Diyos nandyan. So yun na nga, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos nun, tinakbo niya si Goliath. Nung tumumba na si Goliath at pinuto niya, yun, natakot ang mga Filistin. Natakot sila, nagsitakbuhan sila. So nanahi ang Israel. Maliit na bata. Ito.
maliit na bata pero kaya niya magtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon. Ikaw, kuya, kaya mo magtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon. Ikaw, kuya, kaya mo magtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon. Lahat tayo kaya natin magtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon sa pananampalataya. So, kaya natin magtagumpay. Anong pangarap mo, ate? Chef, ako gusto kong maging tinapay. Gusto ko maging tagal. Ang pangarap ko po, talaga dati gusto ko maging sundalo. Pero ngayon, sundalo pa rin ni Kristo. Amen. Sundalo ako ni Kristo. So, yan. Sa kwentong yun, ni David at ni Goliath, kahit gano'n ang lalaki ang problema, ang kalaban kaya ng lumasan. Dahil hindi naman tayo, may problema tayo, may problema. Sabihin na natin katulad yan ni Goliath, kalaki, hindi ganti yan. Pero sa buhay natin, pag may Diyos, ano mang problema, kaya natin lampasan. So yun, nagtagumpay nga si David. Kaya natin magtagumpay lahat. Kaya natin magtagumpay sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ay sa isang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y manampalataya hindi na mapapahamak sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat pang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, walang buhay na walang hanggan. So, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. May pera ka, may kayamanan ka, pero hindi mo yung manadala sa langit. Ano ang daan patungo sa langit? Pananampalataya. Kami po'y may religion, kami po'y mga born again Baptist. Ano pastor? Pero hindi kayo maliligtas pag kumanib kayo sa amin. May iglesia, may katoliko, pero hindi tayo pa iligtas ng anumang religion. Sabi ng Biblia, ako ang daan. Sabi ni Kristo, sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang paparoroon sa langit sa Ama, kundi sa pamamagitan. Sabi ng Panginoon, sumama kayo sa akin, magbasa tayo ng Biblia, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ko. Kahit kay Pastor, hindi kayo maliligtas. Ang Panginoon, Diyos ang nagtagumpay. So kung paano si David ay nagtagumpay sa pananampalataya, ganun din naman sana tayo. Tagumpay tayo sa pananampalataya kay Jesus. Maraming salamat sa inyo, mga bata. Mga bata, mga ate, mga kuya. Sila ng ate dito. Lahat?